Hello KDAY and other design ideas for chair sash or chair tie for your wedding. Pwedeng-pwede niyo itong gawin sa groom and bride chairs or sa presidential chair sa mga ninong at ninang na inuupuan. Pwedeng-pwede niyo itong gawin. For DIY chair decor, pwedeng-pwede mo rin gawin ito sa bahay niyo. Unang-una lang natin gagawin, tatalian lang natin yung dulo ng ating tablecloth. So yung gamit nating tablecloth ay half lang ng 60 inches width at ang haba ng magagamit natin ay nasa 2 yards lang. At ang gamit nating tablecloth ay silk alpagen na pwede rin kayo gumamit ng silk satin, yung glossy type pang elegant. Ang gamit nating panali dito ay tie wire, so mabibili mo siya sa school supply or sa hardware. Kung wala naman kayo mabilhang tie wire, pwede plastic straw ang gamitin or ribbons. Pagkatapos natin matalian yung dulo ng ating tablecloth, iikot natin sa ating plastic chair or wooden chair. Then pagkatapos, itatali na natin yung ginamit nating panali na tire wire. Ayan. So, mas maganda kasi yung tire wire gamitin kasi mas mabilis mo siyang i-adjust kapag medyo maluwag yung ating tablecloth. So, next naman ay magme-measure tayo ng mga 9 inches. So, depende sa inyo kung gaano kalaki yung gagawin yung flower. So, dito, nagawa lang tayo 9 inches ang size at gumawa tayo ng dalawang folds. So, pagkatapos natin magawa yung fold, itatali na natin. So, yung ang sobrang tablecloth natin, so, ipabitin lang natin siya. Ayan. So, ibuka mo lang siya. Dahil nga, yung tablecloth na ginamit ko dito ay 4 yards. So, sobrang haba pa yung sobra. Pero, ang magagamit mo lang talaga dito sa design na to ay 2 yards lang. So, pagkatapos, ibubuka na natin yung ating mga folds. So, dandahanin natin ibuka, ganyan. Ganon din dun sa isa. Then, yung dulo to dulo niya ay ipagkonektahin natin para mag-continue yung bilog ng ating magiging flower. So, ayan. Pagkatapos ibuka yung dulo to dulo, isiksik mo yung isa doon sa isa para mag-continue yung ating bilog, para mag-form na siya ng single petal flower. For more videos mga ka-DIY, you can visit my YouTube channel. Mas marami kayong mapagpipili ang mga table skirting, backdrop, at chair tie or napkin folding tutorials. Ito na yung magiging look niya. So pwede-pwede mo siyang lagyan ng kahit anong artificial flower, isiksik mo lang siya sa may butas. Ayan. Then pwede mo rin siya lagyan ng mga artificial vine leaves or artificial leaves na may steam. Pwede mo rin siya isiksikan kung saan ang gulo mo siya pwede ilagay. So depende na sa inyo kung paano nyo i-design or i-style yung inyong chair decor. So ayan, ito yung sample ko. So nagsiksik lang ako ng artificial leaves steam. Ayan. So sa taas ko siya nilagay. Pwede rin yung may mga white color na mga leaves. So, depende na sa inyo kung ano yung mga available na ilalagay nyo or idadagdag na pang design. Kung may katanungan kayo at request, i-comment nyo lang yan para masagot natin at magawa natin ang video tutorial. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating i-upload. Paki-follow na rin yung ating Facebook page at paki-share na rin itong ating video. Maraming salamat!